Hello, everyone. Ang dami-dami na nating nagawang mga lessons at biruin nyo, nasa lesson number 26 na tayo. At ngayong lesson number 26, nako, napakaganda ng gagawin natin, napapanahon ito, dahil gagawa tayo ng gift natin sa lahat ng mga tao. Tayo ay gagawa ng We Heal as One artwork. Ayan. So kung ready na kayo, let's begin! Let's go! And now, let's begin with our lesson number 26 na kung saan ay perfect na perfect ito sa panahon natin ngayon dahil nga tayo ay naka-home quarantine at meron tayong dinadanas na pandemic. So, gagawa tayo ng isang artwork na magsisilbing gift natin sa lahat ng mga tao sa buong mundo, hindi lang dito sa Philippines. So, i-share natin ito pagkatapos natin gawin. Sabihin natin kay Mommy at Daddy na i-post nila sa Facebook. At ito ang ating munting gift sa lahat ng tao ngayong panahon ng pandemic. So, simulan na natin, of course, ang ating materials. Hindi mawawala ang ating paper. I-ready na natin agad. Ang ating mga coloring materials, katulad ng crayon, oil pastel, crayons, colored markers, ang ating pencil, ball pen, or pencil pen kung meron tayo. And of course, ang ating laging ginagamit, ang ating bilog o circle na takip ng kahit na ano, maghanap lang kayo dyan at gagamitin natin yan para doon sa Earth, yung planet Earth na idodrawing natin para perfect circle ito. Kaya naman, let's begin. So, una, ang paper natin ay nakahiga ng ganyan at ilalagay natin sa gitna ang ating takip na bilog. Tapos, iti-trace lang natin yan para makabuo tayo ng circle. Ayan, so nakabuo na ako ng circle. Ngayon naman ay gagawin na muna natin yung ating little boy na may hawak sa ating planet Earth. Okay, so gamit ang ating ball pen. Kung may ball pen kayo, pwede ng ball pen. Kung pencil lang naman, pwede rin. At kung may markers kayo, ay pwede na rin markers. Okay, so mula dito sa planet Earth, ay dito sa bandang taas natin ilalagay ang kanyang face. Okay, so natatandaan nyo pa yung paggawa natin ng face. Gagawa ng half circle. And then, meron tayong ears, yung tenga niya. Yung hair niya. Ganyan. Tapos, bubuin natin. Yun. And then, yung kanyang eyes na half circle, line. O, natatandaan nyo pa ba yan? Half circle, line. Yung kilay niya na half circle din. Then, yung eyes niya na half circle. Eyes, half circle, yung nose. At yung lips niya, line muna. Tapos, half circle. And then, may half circle sa loob. Ayan. Okay? Ngayon, gagawin naman natin yung kanyang leg. One na line pababa. Second line sa baba. And then, another half circle para sa damit. Tapos, lalagyan natin ng line dito. Ayan ha, tignan nyo. Lalagyan nyo ng line dito. Tapos, isa pang line dyan. Tapos, ididiretso natin dyan. Tapos, yan. Yung sa damit niya. Sa kabila naman, ganun din. At sa damit niya. Ngayon, ilalagay natin yung ating kamay. So, gagawa tayo ng line na diretsyong ganyan. Tapos, yung fingers niya nakaganyan. Okay? Tapos, sige ng isang line na ganun. Sa kabila, isang line muna dyan. Tapos, line pababa hanggang dyan. Tapos, isang line din pa ganun. Ayan. Okay? So, nakita nyo, hawak-hawak niya yung ating planet Earth. After nyan, ay lalagyan na natin yung planet Earth natin ng mga land. So, gagawa tayo ng mga ganyang shape. Para magmukha siya talagang Earth. Ayan. Dito may parang, kunwari, parang triangle. May dalawang tuldok na parang bilog dito. Tapos may mahaba naman dito sa isang side. And last na lang dito, isang ganyang shape. Ayan. O, tignan nyo mabuti. At pwede nyo i-stop ito o pwede nyo i-pose para magaya nyo siya perfectly. Okay?
After nyan, ay pupunuin natin ngayon ng heart dito sa paligid. Lalagyan natin ng heart. So, ang paggawa ng heart slowly lang ay ganyan muna. O, parang hook. Tapos sa kabila, ganun din. Yan. Tapos, gawa uli kayo ng marami pang heart. Magkakadikit. Ayan, kahit hindi buo, pag natatakpan ay okay lang. Important ay makagawa tayo ng maraming heart na magkakadikit. Ayan. Tapos dito rin sa kabilang side, ganun din. Lagyan natin ng maraming heart. O lakihan nyo ng konti para pag kinulayan natin mamaya, ay hindi kayo mahirapan. Ayan, okay. So, nakita nyo na maraming heart. Lagyan pa natin ang isa dito. Ayan. After nya, na maraming heart, ay lalagyan naman natin ng line dito. Magmula dito, gagawa kayo ng line pataas pa ganun. Ayan. Tapos, tuldok ulit dito. Tapos, gagawa ulit tayo ng line pataas pa ganyan. O, tignan nyo mabuti. Tapos, lalagyan natin ng leaves to. O, tinuruan ko na kayo ng leaves dati sa ibang lesson natin. Ganyang shape, isang line sa gitna, tapos ganun sa kabila. O, tapos ganun ulit. Isang line sa gitna, ganun sa kabila. Dito rin sa kabila, ganun din. Isang line, yan. So, punuin lang natin ng leaves yan, pababa. Okay? Ayan, kung mapapansin nyo, ay pinuno ko na ng leaves, lahat ng nasa taas, tapos lahat ng leaves nasa baba. Tapos, ganun din sa kabilang side. Leaves sa taas, tapos leaves sa baba. So, kailangan ganyan ang kalalabasan ng ating drawing. Okay? Ngayon naman, ay kukulayan muna natin siya. So, let's begin with the leaves. Ang kukulayan natin sa leaves ay green. Yung kalahati niya, light green. Yung kalahati, dark green. Kung wala naman kayong dalawang green, pwede yung kalahati yellow, yung kalahati green. Okay? So, let's begin with the coloring. Okay? Gamit ang ating cray paste, of course, ay uunahin natin ang pag-color ng green. Ayan. So, kulayan natin yung upper green ng light green. Mas maganda kasi pag dalawang shades ng green. Pero kung katulad nga ng sabi ko, wala kayo, green tsaka yellow. Green to, tapos yellow. Pero since meron akong isa pang green, ay pwedeng light green tsaka dark green. Ayan. Okay, so ganyan lang ang gagawin natin. Tuloy-tuloy, kulayan natin lahat ng leaves. At pwede nyo munang i-pause o stop ang video na to para sabay-sabay tayong mag-color. Kulayan muna natin. Ayan, so nakulayan ko na ng light green at dark green ang bawat dahon, pati rin yun sa kabila. Ngayon naman ay kukulayan na natin yung planet Earth. At katulad din ng ginawa nating planet Earth noon, yung land niya ay kukulayan natin ng green, itong land. Ayan, so kulayan na natin ng green yung land. Tapos mamaya yung water naman niya ay kukulayan natin ng blue. Okay. And of course, kailangan ha, lagi tayong nagpa-practice sa bahay para bawat lesson natin ay ready-ready tayo. Mabilis na tayong mag-color at nasasabayan na natin yung mga drawing techniques na itinuro ko sa inyo. Para pagdating ng pasukan, pag okay na sa school, ay pwede na kayong gumawa ng mga homework nyo. Halimbawa, si teacher nagpagawa ng assignment na kailangan mag-drawing kayo ng ganito. This time, it would be easier for you to draw it kasi nga nakapag-aral na kayo ng basics ng drawing. Okay? So, tapos na natin i-color yung land. Ngayon naman, i-color na natin yung water, which is color blue. So, yan na yung mga natitirang parts sa ating planet Earth. Okay? Ayan, so i-color na natin yung ating planet Earth.
para makumpleto na yung ating planet. Ayan. Sa kabilang side din, basta make sure slowly lang kayo. Si Tita Sashi kasi medyo mabalis nang mag-color kasi syempre sanay na ako. Pero for beginners, pag hindi pa kayo masyadong sanay, eh pwedeng slowly muna kayo mag-color. Huwag kayong magmadali para iwasan yung wag lumampas. Ayan ha, lagi nyong tatandaan pag nagko-color, iwasan yung wag lalampas. Kailangan kukulayan nyo lang yung space na allotted for you to color. Ayan. So, nakulayan na natin ang ating planet Earth. Ngayon ay pwede na nating kulayan ang ating little boy. Okay, so yung little boy natin ay gusto ko siyang suutan ng kulay violet na damit. Ayan. Kaya pwede rin dark blue. So, kulayan na natin yung damit niya. Ayan, ganyan. Ayan, nakulayan ko na ng kulay violet ang damit niya. Ngayon naman, sa pagkukolor naman ng kamay niya, sa kayong leeg, tsaka yung face niya, ay pwede tayong gumamit ng flesh color. O kung wala naman kayong flesh color, ay pwede tayong gumamit ng yellow. Okay? So, i-color na natin yung kanyang skin. Ayan, unahin natin sa kanyang kamay hanggang dito sa may hawak niya yung earth. Tapos sa kabilang side din, ganun din. Ayan. Then, yung leeg niya, kulayan na rin natin. At pati yung mukha niya. Basta iwasan nyo lang wag makulayan yung loob ng mouth at yung loob ng eyes. Yun ang iiwasan natin wag kulayan. Okay. Ayan. So, nakulayan ko na yung kanyang kamay at yung kanyang face. Ngayon, i-color na natin yung hair niya ng black o kaya kung gusto niyo yung brown, pwede rin. Ayan. So, ang natitira na lang ngayon ay yung mga heart. Of course, isang color lang ang pwede natin gamitin yan at gagamit tayo ng color red para kulayan yung mga hearts natin. Okay? So, I want you to color every hearts ng color red. Okay? Ayan, nakulayan ko na ng red ang hearts niya. So, nabuo na natin yung ating art piece, ang little boy na yakap-yakap yung earth. Tapos yung mga leaves, tapos yung mga hearts. Ngayon naman, dito sa bandang baba, dito natin isusulat yung word na we heal as one. Okay? So, isusulat natin yan dito sa baba. Ayan, naisulat ko na yung we heal as one. Ayan. W-E, we, heal naman, H-E-A-L. Tapos as, A-S, 1, O-N-E, we heal as 1. Ibig sabihin, dahil may pinagdadaanan nga tayong pandemic ngayon, ay sama-sama at tutulong-tulong tayo sa bawat isa para tayo ay bumangon at maging okay na ulit. Kaya naman, huwag niyong kakalimutan i-picture ang inyong mga gawa niyo, okay? Ayan, katulad ng sinabi ko, huwag niyong kakalimutang picturean yung mga gawa nyo, tapos ipapost yung kina mami at daddy sa Facebook nila. At ito na rin yung magsisilbi nating gift sa buong mundo sa panahon ng quarantine at pandemic. Kaya naman, don't forget, i-like nyo ulit ang video na to, i-share nyo ang video na to para may mga ibang bata pa tayong matulungang maturuang mag-aral. I-share nyo sa mga kamag-anak nyo, yung mga nasa malalayong lugar na naka-home quarantine din para matuto sila. And kailangan lang ay nakasubscribe sila para lahat ng lessons ay matutukan din nila. Once again, this is your Tita Sashi Giggle. Stay safe, behave always, and see you sa next lesson. And I... thank you.